Hello, OG! Welcome sa modern tropical house namin in the city. Tara, pasok tayo! And upon entering, ito yung nanay namin sa harapan ng bahay. So, ito pala yung aking sister-in-law. Tapos yung pamangkin ko si Tommy and yung mom ko. Dito kami madalas nagre-relax. So, kung makikita nyo, naglagay kami ng kalachuchi tree para magkaroon ng shade dito sa lanay. And makikita nyo yung pond. Every time na naririnig namin yung tubig, nagbibigay kasi siya ng refreshing feels dito sa lanay. And ito yung table na nasa gitna. Actually, mango tree trunk siya. So, binigay lang siya sa akin ng client. Tatapon na daw niya. So, ginawa ko na rin siyang table para maging focal point nitong area na to. The dream of building this house started actually when my mom told me one day, Anak, ang gaganda ng mga bahay na dinedesign at ginagawa mo. Sana one day ma-experience din namin ng daddy mo na tumira sa ganyang bahay. So doon nag-start yung pangarap para sa kanila. And sabi ko sa sarili ko na dapat yung gagawin kong bahay sa kanila is a retirement house na may enjoy nila for the rest of their lives. Before we go inside, ito pala yung garage namin. So, dalawang kotse yung kasya dito. And kung mapapansin nyo, yung roof na ginamit ko sa garage is a solid polycarbonate roofing. So, ang purpose niyan is para maliwanag dun sa dining area namin sa loob. Mapapansin nyo, gumamit ako ng mga cladding like stone tiles. And this lot is made of steel. So, para ma-achieve ko yung villa feels dito sa labas ng bahay. Okay, nakita na natin yung labas na area. Tara, pasok naman tayo sa loob. Uy, nandito na pala kayo ate. Ayan, so nandito tayo ngayon sa living area namin. Yung design namin dito sa living area is high ceiling siya. Kasi yan yung na-deprive talaga kami dun sa old house namin. So dito naman makikita niyo yung side garden namin. So ayun yung favorite plant ko pala guys. So ang tawag sa kanya is Thai Constellation. So meron din kaming nilagay na sliding door dito. Kasi yung purpose nito is actually cross ventilation. Nandito kasi yung prevailing wind. So meron din kaming other sliding door pa dun sa dining area. Makikita nyo mamaya. So dun ngayon nagpa-pass through yung natural air natin. Yung chandelier natin, it's actually a local supplier. So this one, naging centerpiece na rin siya dito sa living area. Kasi very unique yung design. I got the inspiration nitong bahay na to dun sa pinopromote ko talaga na style of architecture, which is tropical architecture. Sabi ko, gusto ko yung bahay na to is somehow para siyang villa, para siyang resort, kung saan nasa city ka nga pero yung feel mo para ka lang nasa probinsya kasi maraming halaman and at the same time promoting yung natural lighting and ventilation dun sa bahay. As you can see, yung planning pala namin dito sa bahay is tinatawag namin open plan. So connected yung living area namin, yung dining area, tsaka yung show kitchen para maluwag tignan yung bahay. So mahilig din ako mag-collect ng paintings. So this painting is by Nel Campos. So dito, mapapansin nyo yung sliding door na connecting siya dun sa garage. So minsan pag may mga bisita kami sa gabi, we open this sliding para connected dito sa dining area namin. Naglagay din ako ng tinatawag namin na clerestory windows. So, yun yung makikita niya dun sa taas ng dining and dun sa living area. Ang purpose nun, during the summer, pag sobrang init, binubuksan namin yung clerestory windows namin para maalis natin yung hot air na bibuild up sa ceiling. Ito naman yung main kitchen or yung clean kitchen namin. Mapapansin nyo, yung main highlight niya is yung collection ng dad ko kasi to, yung mga alak niya. So, very symbolic and siya kasi nag-ayos nito. And gumamit din kami dito ng induction na lutuan sa clean kitchen since na hindi naman dito nangyayari yung heavy cooking, mga init-init lang. Sa material naman, for the top, gumamit kami ng granite and then for the backsplash, porcelain tile. Sa part pala na to, tinago namin yung water dispenser namin sa loob ng cabinet. So as you can see, and para hindi siya pangit tignan. And at the same time, yung refrigerator namin, kulay black siya. Kasi tinerno ko siya dun sa kulay ng cabinets namin sa kitchen. Halika, punta naman tayo sa dirty kitchen. So, dito naman tayo sa dirty kitchen.
So, sa 30 kit siya, ang ginamit ko na kulay is light color siya since na limited lang yung light dito sa part na to kasi sumagat kami sa firewall. Naglagay ako dito ng solid wood countertop para dito na yung preparation area since limited nga yung space. So, dito naman, mapapansin nyo, same dun sa main kitchen, gumamit ako dito ng porcelain tiles for the backsplash and then granite din dito sa countertop. Ito yung aming laundry area. So, nag-invest kami sa washer na may dryer na rin kasi nga limited yung space. Ito yung pinaka-drying area namin and at the same time, storage na rin. So, mapapansin nyo yung ginamit ko dun sa roof dito sa drying area. Gumamit ako ng solid polycarbonate roofing. Yung purpose nito, para makapag-dry pa rin kami ng clothes kahit na umuulan. And ito, yung hanggang ceiling na siya halos, yung aming storage cabinet para sa mga clutter sa loob ng bahay. Yung project na to is very special to me kasi yung client ko dito is my parents and my family. Yung pinaka-memorable moment siguro na na-experience ko with my family dito sa bahay na to is nung sinelebrate namin yung birthday ng daddy ko. At the same time, yun din yung blessing ng bahay. But unfortunately, after 3 months, my dad passed away because of heart attack. Thankful pa rin kasi kahit na ganun yung nangyari, na-experience niya pa rin yung dream niya na magkaroon ng bahay. Siguro yung pros is, alam ko na kung ano yung need talaga ng family. Cons in building the house, siguro dahil ang dami mong gusto na gawin, minsan parang ano yung unahin kong priority kasi maliit lang yung property. So ito pala yung area na papunta naman sa mga rooms. So dito, nandito yung aming altar and of course yung dad ko. So nandito yung picture niya, nag-decide kami na buong family na dito namin siya ilagay para lagi lang din namin siya naaalala. And I know na very proud siya sa aming lahat. And dito, as we go along, nandito yung mga, nilagay namin yung mga pictures din namin, family picture namin, nakasama namin yung dad namin. So, very, ito yung mga memorable moments namin kasama siya. So, isa dito yung blessing ng house namin, yung wedding ng kuya ko, and ito yung kauna-unahan naming family picture together. Itong door na to pala is our common bathroom. As you can see, ginamit namin dito is yung stone tiles, yung mga nasa wall and at the same time nasa floor para pagmukha siyang tropical. I bought this property last pandemic. It's actually an old house, but eventually dinemolish din namin lahat. The lot size is around 240 square meters and the floor area is 150 square meters. Mostly, ginamit ko yung mga sustainable materials in building the house. I used PVC ceiling for exterior. Gumamit din ako ng mga driftwood sa loob ng bahay para yung mga patapon na wood, ni-refurbish ko lang siya and I make use of it para mapaganda rin yung interior. At the same time, gumamit din ako ng mga material na alam ko na maglalast ng matagal. So even the cabinets made of marine plywood na siya lahat para hindi siya mag-absorb ng moisture. And lahat ng areas, as much as possible, naka-tiles na rin natatagal talaga. Tara, punta na tayo dun sa first bedroom. So, itong bedroom na to, ito yung bedroom ng sister ko. So, dito, mapapansin nyo, iba naman yung vibe niya dito. So, ginawa ko dito makulay. So, maliit yung room, pero functional. So, yung bedroom number 2 is yung bedroom ng family ng kuya ko. So, mas malaki to ng konti dun sa bedroom ng sister ko kasi family nga sila. Last but not the least, tara, pasok tayo sa master's bedroom. Ayan. So sa master's bedroom, meron naman yung mom ko na sariling CR. Ito yung kanyang bathroom. So same concept, stone tiles yung ginamit namin sa loob. So ito naman yung kanyang bed. So sa ibabaw ng bed niya, naglagay ako dito ng isang art piece na meron siyang indirect lighting. And then this one,
ito yung kanyang wardrobe cabinet. So, ginawa ko siyang glass, tinted glass actually, para maluwag tingnan. Dito sa part na to, meron siyang reclining chair. So, para pag gusto niya magbasa, meron din siyang ilaw, meron din siyang spotlight. The total amount that we spend here in the house is 4.8 million. Pero nung nagsiyempre, napasarap kami yung mamili ng appliances, ng furniture, ng mga ilalagay sa bahay. So, pumalo rin kami ng mga around 5.6 million all in all. Kaya yung advice na mabibigay ko siguro sa lahat ng mga anak dyan na gustong mag-give back sa kanilang mga parents, siguro hindi nasusukat sa kahit na anong halaga yung ibinibigay natin sa mga magulang natin. Basta galing sa puso, yun yung importante. Ayan guys, welcome dito sa aming secret garden. So itong area na to, dito madalas nagme-meditate yung mom ko. So dito siya madalas makipag-Zoom meeting sa kanyang mga churchmates. So dito naman sa side na to, ito yung kaninang side garden na binabanggit ko na may view yung mga bedrooms. And then here, mapapansin naman din ninyo, yung ginamit namin for the grass is actually fake grass. Advantage nito, easy maintenance, hindi mo na siya didiligan. And at the same time, pagka umuulan, so since na lupa lang din yung ilalim niya, diretso na dun yung ulan. Thank you for joining me sa pag-tour dito sa aming modern tropical house in the city. And sa lahat ng mga anak dyan na gusto mag-give back sa parents nila, go guys! Bigay nyo yung best para sa parents nyo kasi hindi natin sila makakasama dito habang buhay. And that's it! Thank you very much and goodbye! Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.